So for today's vlog, kahapon kasi hindi ako nakapag-break-in kasi umulan maghapon dito sa San Pedro, Laguna. So umulan, bad trip. So wala. So ngayon habang umulan, nasa loob lang tayo ng bahay, nagbasa-basa ako ng manual, owner's manual ng PCX160. So ayun nga no, dahil wala tayong nagawa kahapon, hindi tayo nakapag-break-in kahapon, nagbasa-basa lang ako ng manual maghapon. So bali pinag-aralan ko yung owner's manual ng PCX about sa maintenance, about sa features. So abali ngayon ibabahagi ko sa inyo yung tungkol sa anti-theft alarm system tsaka yung answer box system nitong PCX160. So bali sa anti-theft alarm system, meron siyang tatlong sensitivity level. Meron siyang low, medium, and high. So 1, 2, 3 yun, tatlong level yun ng, may tatlong level ng sensitivity. So today yun yung pag-aaralan natin, no? So gagawa natin ng video kung paano siya na-adjust. At papakita natin dito sa vlog ko kung gaano kalakas yung sensitivity niya. Gagawin natin actual. So level 1, titingnan natin kung gaano kalakas yung kailangang maging movement ng motor para tumunog siya. So ganun din hanggang sa level 3. So yun, pag-aaralan natin siya. Tapos naman yung answer back, meron din siyang tatlong level. So yung tatlong level naman na yun is yung buzzer, yung tunog, kung gaano kalakas yung tunog. So meron siyang tatlong level din. So siguro low, medium, high din yun, 1, 2, 3. So ayun din, papakita din natin dito sa video kung paano i-adjust yung level na yun ng buzzer. So sa mga two-way alarm, tulad nun sa video ko na nag-install tayo ng two-way alarm sa Raider JFI natin, so meron yung answer back, yung Raider JFI natin, yung in-install doon natin na two-way alarm, merong answer back. So meron din yung anti-theft alarm, meron din yung anti-theft alarm system. So ang kagandahan lang nun is two-way alarm. Ito kasing PCX is hindi siya two-way alarm. Kumbaga yung two-way alarm kasi yung motor and yung remote pwedeng tumunog, kumbaga. So pwede mong i-silent yung motor and then ang tutunog yung remote. So dito sa PCX, yung motor lang talaga yung mag-a-alarm, yung magbabuzz. So mas maganda yung two-way alarm, syempre. So pero hindi na natin para installan to ng two-way alarm. ayoko na pakailaman pa yung wiring nito. So okay ba, bago natin simulan yung topic about sa anti-theft alarm system ng PCX tsaka yung answer back na PCX. So i-reflex ko lang yung jacket na pre dito sa PCX160 natin, no? So ito yung jacket na pre. So ang ganda niya. Tapos sa likod nakalagay din yung Motor Pro Racing. So shout out sa Honda Motor Pro Tanawan, Walter Mart Tanawan Branch Motor Pro. Shout out sa inyo dyan. So napakaganda ng jacket. So may kasama pa tong helmet, may pring helmet pa to. Kaya lang hindi ko na siya ginamit kasi naka full face tayo. So doon nakalagay yung camera ko sa full face helmet ko. So hindi ko na dinala yung pring helmet. So kulay red din yung helmet, tapos expat yung brand na half face lang. So maganda rin naman yung helmet. Magagamit natin pang dito lang na ride. So ayun, start na tayo dito sa topic, no, na anti-theft alarm system ng PCX. So i-adjust natin yung sensitivity, kung paano mag-adjust ng sensitivity ng anti-theft alarm system. So papakita natin ngayon. Umpisahan ko sa ito. Okay, so first i-confirm nyo sa remote nyo na naka-activated yung remote. So ayun, naka-green, ibig sabihin activated yung remote ko. So hindi dapat naka-red, dapat green. Green. And then so after nyan, bibilisan ko lang to, no? Dapat kasi tuloy-tuloy lang yung pindot. So gagawin ko na lang, panoorin nyo na lang mabuti yung gagawin ko dito sa knob, no? Gagawin ko kasi dire-diretso. So click na isa.
nabuhay yung ignition, then long press. And then nag-blink, click na isa. After mo maklik yun, pindot ka ng apat sa remote, 2, 3, 4, and then click uli sa dito sa ignition ng isa, and then click uli sa remote ng apat, 1, 2, 3, 4, then click uli dito sa ignition, click sa remote ng apat, 1, 2, 3, 4, and then click uli dito na isa, and then dito apat, 1, yun. Marinig niya yung beep sound na pip pip pip, level 3. Pip pip, level 2. Pip, level 1. So, kada pindot niyo dito, nagbabago ng level, di ba? 2, 1. 3, 2, 1. Okay, so ilalagay ko siya sa level 3. Ayan, so level 3 na siya, and then click uli yung ignition. Okay, so naka level 3 na yung alarm natin. So testingin natin yung alarm. Ayan, so naka alarm yun, activated yung alarm. Makita nyo naman nagbi-blink ito, mga red. So activated na yung alarm. So ngayon testingin natin na galawin yung motor. Ayan, so okay, so medyo mataas yung sensitivity, no? So yan, activated uli yan. After yung disalarm, automatic, mag-automatic uli siya na naka-activated. So dito naman galawin natin yun. Pag nabangga sa parking, medyo malakas yung sensitivity na niya. Okay, so pag sinakyan, diba, sinakyan siya. Okay, yun. Okay, so medyo malakas na yung sensitivity niya, no? So para sa akin, isa-set ko siya sa level 3. So hindi ko natetestingin yung 2 and 1 kasi nahihinaan ako sa sensitivity ng motor. Kasi tinesting ko yung 1, ginalaw-galaw ko na to. Ginalaw-galaw ko na yung manibela niya. Talagang hina niya, mahina yung sensitivity niya. Baka yung tipong binubuhat na yung motor mo, hindi pa nag-a-alarm, parang ganoon. So kung bubuhatin yung motor mo ng mga 5 tao na dahan-dahan, hindi siya mag-a-alarm. So para sa akin, iset nyo na siya ng level 3. Okay? So tapos na tayo dito sa anti-theft alarm na pag-a-adjust ng sensitivity. So doon naman tayo sa answer box system. Sa answer box system naman, parang ganun din. Kaya lang, dalawang pindot lang dito sa remote. So parang ganun ulit. Nakapatay siya, confirm nyo ulit yung remote kung naka-activate, so naka-green, and then yan, naka-off yan, no? naka-off pa rin to, then click ka ng isa, and then long press, nag-blink, click ng isa, and then pindutin mo yung remote ng dalawang beses, 1, 2, and then click ulit sa ignition, dalawang beses ulit sa remote, 1, 2, click uli dito, dalawa uli dito, 1, 2, click uli dito, click dito. Ayun, naririnig nyo yung beep sound, lumalakas, humihina. Ayan. Pip, 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 yan, malakas, humihina. Ayan. So doon natin isa-set sa pinaka malakas. So doon ko siya sinet sa pinaka malakas. Okay, so and then long press ulit. Okay, so nakaset na siya sa pinakamalakas. So testingin natin yung answer box. Okay, so yun, ganun kalakas yung answer box nung motor na to. Okay, so dun naman sa answer box, so pwedeng maging naka-silent yan, ha? So ilo-long press nyo lang to ngayon kasi is naka-green. Ayan, tumutunog siya na naka-green. Diba? Ilo-long press nyo to. Ayan, and then sa pag nag-red yan, pag pindutin nyo siya, hindi na siya nag-beep sound. Pero may ilaw yung signal light. Diba? Makikita nyo dito, ayan, naka-red. Pag pinindot ko tong answer box, naka-red yung indicator,
hindi na siya tumutunog, pero umiilaw na lang yung hazard. So gagawin ko, i-on ko ulit, gagawin nating green, long press. Okay, so nag-green siya yung remote. So, diba, tumutunog uli siya, and then activated na siya sa green, activated yung ating remote. So okay, so ganun lang yung answer back. So yung isa naman na isi-share natin is about naman dito sa buzzer dito, no. So ito kasi kada pag mag-on ka ng ignition switch, meron siyang beep sound kang maririnig, halimbawa yan. And then pag kiklik mo siya, ayun, meron siyang beep beep. Oh, yun yung tatanggalin natin. Pwede kasi yung mawala yung sounds na yon, at ayoko rin nun, tatanggalin ko yung sounds na yon. Mas gusto ko yung walang tunog nun every time na magkiklik ako ng ignition switch. So para mawala yung sounds na yon, sa remote, ang gagawin nyo sa remote, so yun, tumanag ulit nung namatay yung ring. So ulitin natin, ha, pipindutin ko to, mag-on yung ring dito, merong beep sound, di ba? Beep beep na ganun. So tatanggalin natin, no? So hintayin muna natin siya mawala, hintayin natin uli siya mag-off, and then maririnig natin uli yung sounds. Siguro mga 10 seconds yan. Yan, okay, so may beep sound siya nung namatay uli. So para ma-disable mo yon, yung buzzer na yon, ito ka sa remote, patayin mo muna. So long press mo tong on off. Okay, so nakita mo na nag-red na, no? So pag kiklik mo to, makikita mo yung blinking is red. Diba? Blinking pero red. So ang gagawin mo, kiklik mo to, habang nagbi-blink, ikiklik mo naman tong answer back. Okay? Diba? On off, bali yung itong sa smart key, ito yung on off, and then ito yung answer back. Okay? So pag kiklik natin tong on off, magbi-blink siya ng kulay red. Okay, kasi nakapatay ito, deactivated yung ating smart key. So kahit yan, di ba naka-deactivate, kahit pindutin mo yan, bali wala, ano mangyayari? Kasi deactivated yung remote. So para ma-disable yung buzzer, so ganito, click mo to, lalabas yung blinking na red, and then pipindutin mo to ng isa. Okay? Okay, so steady na yung red. So every time na pipindutin ko na to, naka-steady na yung red. Hindi na siya blinking. Okay, kita nyo, diba, hindi na siya blinking. Pag gaganyan, disable na yung buzzer. So testingin natin, no? I-on ko na tong smart key, kasi hindi yan mag-on kung naka-off yung smart key. So i-on natin yung smart key, long press, then nag-green. Okay, so pag pindutin natin to, dapat, diba kanina every time na mag-on tayo is merong beep sound, ngayon wala na yan. Diba? Wala na siyang sounds. So hintayin nating mamatay. Hintayin natin siyang mawala, and then tingnan natin kung magkakaroon ng beep sound. Dapat walang tutunog diyan kasi naka-disable na nga yung buzzer. Okay? So mamatay. So ayun guys, no, so namatay yung ring na hindi na siya tumunog. Okay, so ayun, ganun lang siya kasimple, no. So hanggang dito na lang guys yung video natin, no. So sana nagustuhan nyo yung ginawa nating vlog for today, na sana may apply nyo din sa mga PCX160 nyo. So napakagandang features din yun sa PCX, yung anti-theft alarm system tsaka yung answer back. So hindi nyo na kailangan magpa-install ng 2-way alarm kasi meron na siyang built-in. So yun, may adjust nyo na lang tama yung sensitivity ng PCX nyo. So okay, so hanggang dito na lang yung vlog natin, no? Kasi makikita nyo umuulan na. So ayan, so putulin ko na lang muna dito yung vlog. So hanggang doon na lang muna tayo sa anti-theft alarm system tsaka yung answer back system na PCX160 tsaka yung pag-disable ng buzzer sa ignition. So yun, hanggang dito na lang muna, no. At least meron kayong tatlong bagay na natutunan ngayon sa akin vlog. So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, so please subscribe.
para maging updated kayo sa aking mga videong i-upload about sa PCX160 tsaka sa Rider GFI. So hanggang dito na lang, and thank you for watching, and ride safe!